Hi guys, welcome to my channel. So, you see, gagawa tayo ng rice cracker. Ganito siya. See how crispy she is. Naririnig niyo ba guys kung gaano siya ka crispy? From bigas to rice cracker. From rice to rice cracker. So, madali lang tong gawin at pwede niyo tong inegosyo. So, let's start doing a rice cracker. I learned it in here in India. So, here is the procedure and the ingredients. Watch nyo guys hanggang dulo so that malaman nyo kung paano yung procedure, kung paano yung tamang gawin. So, ito ang ating rice. Binabad ko siya sa mainit na tubig for 2 hours. Hindi naman kailangan, okay lang kahit na lumamig na yung tubig doon sa nilagay mong bigas. Guess nyo ba yung sinabi ko? Basta binabad ko siya for 2 hours. Kung pwede rin naman siyang 8 hours ibabad kahit hindi na siya mainit. Yung regular na tubig lang. Pwede rin yun. Pero 8 hours yung ibababad niyo. Tapos pagkatapos niyo ibabad, so nakikita niyo naman, i-blender na natin. Itong bigas na ginamit ko is, kung ilan yung bigas, yun din yung ilan yung kung ilang measure yung bigas, yun din yung measure ng tubig na ginagamit ko. So, this is 1.5 cup lang yung ginawa ko. Tapos, 1.5 cup din na tubig. So, i-blend ko siya. Pwede nyo naman paghiling dyan sa Pilipinas. May gilingan naman tayo dyan sa mga palengke. Masarap to siya, guys. At pwede-pwede nyo ipang negosyo. Parang lasang prawn crackers lang siya. So, ito na ang ating nagiling. At saka guys, depende yun sa bigas nyo. May bigas kasi na maalsa na kailangan maraming tubig. So, ito na ang ating mixture. So, dito kasi, lalagyan nila ng ganyan. Dito ko natutunan to sa India. Lalagyan nila ng jeera yung tawag, tapos salt, tapos chili powder. So, dyan sa atin, kung ninegosyo nyo, pwede lang, pwedeng asin lang ilagay nyo, tapos sili. Hindi naman importante may sili. Pwedeng asin or yung nor cubes. Pwede yung powder siya. Tapos ilagay nyo dyan. Tapos tunawin nyo lang. Ilagay nyo sa mixture nyo. Tapos tunawin nyo lang para may mas masarap. Or pwede yung pampalasa natin. Pwede nyo rin ilagay. Tunawin lang natin ang mabuti. So, may cupcake. Dito ko siya hinulma sa aking cupcake mixture. Kasi steam natin siya. Pwede naman yung sa hulmahan ng leche flan o kahit anong hulmahan. Basta pag in-steam nyo, hindi matutunaw yung hinulmahan nyo. Huwag nyo lang ano ba to? Makalimutan ko na. So, huwag nyo lang i-steam sa matutunaw yung hulmahan nyo. Okay. So, dapat din lagyan nyo siya ng oil. Para hindi dumikit pag pinakuluan, pag in-steam na. Hindi ito puto ha. Pero semi sa puto kasi steam mo rin. Pero hindi siya puto. So kung gusto niyo malaki na shape ng inyong rice crackers, pwede kayong gumamit nito. Pwede ring plato na ganyan, stainless. Ganyan lang siya, guys. Ilalagay nyo lang mga konti lang. Mga 1/2 spoon. Depende sa gagawin nyo at saka sa size ng hulmaan nyo. Kasi yung akin, cupcake lang yung hulmaan ko. Itong cupcake na hulmaan. So, nilalagay ko siyang 1/2 spoon. Kasi kailangan thin lang siya para madaling matuyo. At saka kailangan kasi, di ba, manipis. Pag ito namang malaki, yung lalagyan nyo, siguro kailangan yung kasi nilalagay ko dyan 1.5 spoon. Basta, depende sa anyo. Basta kailangan manipis lang. Hindi naman yung sobrang nipis. Yung medyo
manipis lang. Yung parang nakikita nyo sa prawn crackers. Yung makikita nyo sa video na to, yun, ganung kalipis. So, ayan, i-steam na natin siya. I-steam nyo lang pala to siya ng 30 seconds to 1 minute. Pero yung mga malaki, pag malaki na yung gagawin nyo, 2 minutes to 3 minutes. Yun lang. Madali lang siya, di ba? Bilis. So, ayun na. Ito na ang ating naluto. Kita nyo naman, manipis lang yung ginawa ko. Kasi nga, crackers to. Hindi to puto. So, ayan na guys. Di ba? Madali lang siya ang tanggalin. Basta kailangan lagyan nyo ng oil. Ganyan siya kanipis. At ito naman ang aking malaking ginawa. Pag may gusto nyo malaki, pwedeng plato. Basta wag lang yung matutunaw ah. Pag in-steam nyo. Ayan siya guys ah. Ganyan dapat siya kanipis guys. Okay. At saka, pagkatapos nyo siyang, ayan na plato. Gagamit ako ng plato. Pagkatapos nyo siyang, pag natanggal nyo na siya, ilagay nyo siya sa plastic. Tapos patuyuin nyo siya sa araw. 2 days dapat guys. 2 days or 1 days. Depende sa init. Pag mainit talaga yung araw, 1 day lang abutin. Pero pag hindi naman, maganda 2 days. So ayan, gumamit ako ng plato para ipakita sa inyo. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. So gagawin ko lang to guys. Makikita niyo mamaya ang ating resulta ng ating ginagawa. Guys, at saka pag i-steam nyo siya, takpan nyo siya. Kasi pag hindi nyo tinatakpan, nadra-dry yung rice. Yung itong rice na to, pangit. Pag hindi tinakpan, dry. So, kailangan hindi siya dry. So, kailangan pag i-steam kayo, takpan nyo. Yung takip nang gagamitin yung steamer dapat nandun intact. So yun lang tip ko guys, kasi trinay ko, hindi ko tinakpan, naging dry. So at least ngayon alam ko na, may i-share ko sa inyo. So yun lang ang tip ko dito. Pero guys, I promise you, masarap talaga to siya. Parang prawn crackers, pwedeng pang negosyo. At saka healthy siya, kasi nga, bigas lang. So, ito na yung nagawa ko guys. Ayan. Yan yung malalaki. Sa plato ko lang yan hinulma. Na hindi naluluzaw. At saka yung sa cupcake. So, ayan na siya guys. After 2 days. Na sinan, dried ko na siya. Ayan na siya. Dry na, di ba? Ganyan dapat siya kanipis pag na-dry. Ganyan, kaya pag nagluto nyo, dapat manipis lang. So, pwede nyo siyang ilagay sa lalagyan. Matagal yung life nito, guys. Don't worry. So, let's start to fry our rice cracker.
So, ito na ang ating rice cracker. Luto na siya, guys. Pwede nang kainin. See, ayan siya. Ganyan siya ka-crispy. So, guys, kung nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to like and subscribe and to share. See you next time. Bye-bye, guys.